mga kapatid ko, handog yan. Si Church of Christ, ang dead in Jerusalem, kami na sila ang atin ko dyan. Istriya. Kaya, ako lang ang ano, sabi ko. Pero, hindi yung kaya natutunan ko. Maraming mga bagay na dapat aalamin. Hanggang makilala ko na yung tunay ng Kristo, siyempre, ang pagbabago ng graduate, hindi ba ang instant yan eh. Ha? Baka pag naging instant yan, yung bigla ang pagbago na lang kung tayo pumasok. Ha? Ang daluyong, mahirap na. At yung tila. Ang pagbabago, yung tila. At naniniwala ako kung patuloy na tayo mag-aral, bakit kita natin ang patuhan at kundi-kundi tayo babaguhin ang patuhan ng ito, upang tayo ay mapaglingkod sa Kanya ng tamang paglilingkod sa Espiritu at sa Kanya. May ano, Brad? Siguro next na ano, papakita sa iyong kahulugan niya. Ibig sabihin ng righteous ay mas matibay kaysa sa sinless. Hindi naman. Kasi ang sinless, magkaiba nga ito eh. No, parang matibay, kailangan ng tao maging matibay. Kailangan ito ang wala. Itong wala makasalanan siya, di ba? Kailangan niya maging sinless. Yun ang pagpapakilala ni Apostol Pablo doon sa mga tao na magiging asawa ni Kristo. Kailangan maging sinless ka para ano? Maging asawa ka ni Kristo. Yung magiging matuwid, kailangan ng tao maging matuwid. Pero meron siya na hindi ko lang maanaman eh, no? Hindi ko masyadong ma... Bakit siya sinunin? Ha? Sinunin yan. Hindi naman sinunin yan. Kasi ang sinunin na tinatawag na... Di ba yung righteous, parang yung pinipili mo talaga lagi yung tama? Habang yung sinless, sumusunod ka sa... Yung sinless, yung sumusunod ka sa utos. Oo, magkaibang rebellion, tama. Maganda yung kakano nila. Kasi ang righteous, mula sa salitang right, ang salitang ubat niya. Parang si ano? Yung tama. Ito yung pinipili mo, kaya ka naging right. Samantalang to, mula sa... Sige naman ito, kasalanan ka, magiging, ito naman, sa pagsunod. Kaya ka magiging walang kasalanan sa pagsunod. Sa isang banda, yung tama, sinusunod mo, ganun din. Pero, ito naman, pinipili mo sunod. Ito naman, sinusunod mo. Parang si ano, si Cornelio, matuwid. Oh, si Cornelio, matuwid. Sinabihan siya ng Panginoon Diyos, para maging sinless siya. Pero, hindi lahat ng bagay na susunod. Matuwid na si Cornelio kung natatandaan niyo. Si Cornelio, di ba matuwid siya? Sino ba si Cornelio? Siya yung punta sa aming Panginoon Jesus. Di ba kasi si Cornelio? Oo. Ay, maraming Cornelio kasi sa Bible, no? Pero yung Cornelio sinasabi niya, naniniwala ko, siya yung punta sa aming Panginoon. Yung pinagod sa nila. Kung sinusunod na lang ka ng... Ang sinusunod na lang ka ng... Maraming Panginoon. Pinakot siya sa Diyos. May takot siya sa Diyos. No? Kaya nga tawag niya matuwid siya sa takot. Matuwid siya, pero pinanaman siya parang prinsipyo. Pero hindi pa lahat ng bagay yung nasusunod. Kasi pag sinunod na lahat ng mga bagay, perfectly obedient. Oh, galing ang tano. Doon lang tayo naroon na ano ako eh, wala itong Bible na ito, hindi alam ko wala ito eh, wala sa ito eh. Makikita natin, no? Sana pag nandito, next time, hindi ko tayo. Para makita mo yung kahulugan niya. Eh, mga kahulugan kasi na dapat isa-isa natin. Alam mo yun, makikita ko yung pag-iwag ko.